Amen. Puri ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Hindi ba kayo naantok? Itong ginagawa ko natin ay isa po sa pagkasakripisyo na magagawa natin bilang isang mananampalataya ni Kristo. Ang iba dyan ay kahapon, di ba? Ay nag-alilakad mula sa San Lugar para pumunta sa Tibulo para ipakita yung magmamahal nila. Kung pinakis na nila na tradisyon. At sa atin naman ngayon ay ngayon nagsasakripisyo po tayo para makapakinig ng pitong kataga na iniwan ni Jesus Christ para sa kanyang kamatayan. Ano? At tayo po ay paglima lang. Nandiyan po ba kayo? Amen. Amen. Sabi ang kanina, sayang na yung iba wala. Pero kung ng Panginoon na tayo po ay nandito, nakikiisa sa pagdadalamhati na naranasan ni Jesus Christ doon sa Cross ng Calvario. Yan, sige, makibukas po tayo sa Juan Kapitulo 19, versikulo 28. Sabi niyan, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. So, sobra-sobra ang kanyang paghihirap na nangaranasan nung time na yan. So, nung time na yan, malakita nyo kanina na nakapakos si Jesus Christ sa cross ng Calvario. Humingi doon sa sundalo ng tubig. So, literally, si Jesus Christ po ay 100% tao. Kasi po ay nakaranas po siya ng pagkauhaw. No? At hindi ko nalagyan ng puntos yan. Sabi dyan, literal na tao si Jesus. Ayon po sa Filipos chapter 2 verse 6-8, habiyang kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling gabantay ng Diyos. Kahit taglay niya, sa halip, kusa niya na binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinahamak, ay pinanganak siya bilang tao at naging siya'y maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. No, sasabi ko po dyan sa Filipos ay maganda yung kalagayan ni Jesus Christ doon sa cross ng Calvario. Ay doon sa langit. Pag binasa mo po yung sino ba nag-aral ng Toplasin? Yung isang negro. No? Na naging doon na dayuhan sa isang lugar na masaya. Pero Jesus Christ yan ay masaya yung kanyang katayuan doon sa langit. Walang hirap, pero bumaba sa ibabaw ng lupa nito. At hinubad niya yung pagiging kapantay ng Diyos para sa atin. Para sa atin, para sa inyo, para sa lingkuran. No? Kaya kanina, tinitingnan natin kanina yung pelikula. Hindi ba nakakaiyak? Dahil lang sa kaligtasan na gusto ng Diyos ay maligtas po yung bawat isa. Dahil kay ibang Adan, dapat sana ang tao ay walang kamatayan, no? Walang kaparusan sana. Pero dahil doon kay ibang Adan ay naging nagkasala. Pumasok yung kasalanan. Pero naghanda ang amang nasa langit na mayroong alay si Jesus Christ. No? Pagdating ng time, si Jesus Christ ay iaalay si Papa sa cross para sa kabayaran ng kasalanan. No? At ngayon, napakinanan po natin na si Jesus Christ po ay 100% tao. Nakakaramdam po siya ng sakit. Nakakaramdam po siya ng pagkauhaw. Ibig sabihin, mula nang dinakit si Jesus Christ, nung gabing iyon, o di ko alam kung daling araw, no? At kinulong, nung kinulong, hinustahan, at linatigo. Sabi ni Brother Raymond ay yung latigo ay may sima. Pag nilalatigo, yung sima ay umidikit sa balat, sa balaman. Pag hugot ay,
kasama yung laman. Ganun po yung sakripisyo ni Jesus Christ. Nung hinuli siya, ang nasabi na po sa cross, nakaramdam po siya ng pagkaumaw. Dahil po 100% tao siya. Sa ngayon, bilang minamahal ng Diyos na katubusan, ano ba yung sakripisyo natin na ibibigay sa Panginoon? Sabi ni Mother Raymond ay abandon. Nabandon siya. Hanggang ba naman ngayon? Inaabandon natin ang Panginoon. Sa kunting sakripisyo, hindi tayo makapagsakripisyo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi naman masama pagsini. Hindi naman masama tumala. Sana yung pagkataong nito ay maraming bago sayang. Parang hindi natin pinapahalagahan yung kamatayan ni Jesus Christ. Sabi niya, literal na nauhaw ang Panginoon Jesus Cristo sa kadadahilanan sa natanguniyang parusa at hirap na kanyang kinangalasan. Diba? Pag tinignan mo at inaral mo at nakita mo doon sa Passion of the Christ, panoorin niyo mamaya pag-uwi niyo, siguro hindi lang luha, pati sipon, tutulog sa atin. Dahil lang sa sakripisyo para sa kaligtasan natin o sa kaligtasan ng sanlibutan. Bakit marami pa rin yung taong ayaw magbalik doon sa kanya? Marami pa rin, no? Hindi tayo makapagtiis. Hindi tayo makapagsakripisyo. Pero yung tinignan mo yung sakripisyo ni Jesus Christ, suba-suba. Para lang sa kaluluwa na ayaw niyang mapahamak yung tao doon sa nagkatagatang ako niya. Bilang tao, oo, nakakaranas tayo ng hirap, nakakaranas tayo ng discrimination, nakakaranas tayo ng ano, pagsubok. Kaya mo natin pagtagumpayan. Kaya natin bang kahit hirap na siya, tingnan mo nga, nung dinakip siya hanggang kinulong, minusgahan ang kamatayan, at daladala niyo yung cross, pasan-pasan hanggang doon sa Golgotha, at itinako sa cross. Nakita pa na ninyo yung biyaligtad yung cross, di ba? Na nakapako sa biyaligtad sa kanya kayo. Di ba yung nakapako dito, masakit. Ano ba yung aral sa atin na ginawa ni Jesus Christ sa sakripisyo? Minsan tayo, nakakalimutan po natin yung sakripisyo ni Jesus Christ. Tuwing mga araw lang natin naaalala. No? Hindi ba araw-araw na ginawa ng Diyos, pwede natin alalahanin yung ginawa niya para tayo yung maging gumakad tayo na may ano, kapadalan sa kapal ng Panginoon. Gumakad tayo na ay pahayaan yung mamuting balita. Diba? Kaya alam, sabi ko, napatunayan ni Jesus, napatunayan po dyan na si Jesus Christ ay isang tao. No? At mabasa po natin dyan ay yun sa awit. Sabi sa awit, sa halip na pagkain ng ako'y nagutom, ang dulot sa akin bagsik ng lasong suka at ditubig ako pinainom. Yung di ba, yung ispuma sinausaw doon sa tapos nilagay doon sa pantoso, yung palaso at nilagay sa kanya. Hindi po yung tubig, yung humingi si Jesus Christ ng tubig. Nauhaw ako. Kailangan tubig, di ba? Pero ang binigay ng sundalo, suka. Di ba, ganun na lang yung naranasan ni Jesus Christ para lang sa pag-ibig sa atin o ganapin yung kanyang nakaatan sa kanyang balikat na ipinapagawa sa kanya ng ating pamang nasa langit. No? Ganun lang po, ano, pag inamadyan mo, sobra-sobra. Pero bakit? Marami pa rin sa atin yung matigas yung puso, matigas yung ulo. Tapos kung nakita mo yung Passion of the Christ, iiyak ka. Lord, patawad, hindi ko magagawin masalanan. Kinabukasan, ganun na naman yung sistema ng buhay namin. Di ba?
Yan. Pangalawang puntos ko po, uho sa pag-ibig. Sabi nga ni Father Raymond kanina, sabi niya, Ama, Diyos ko, bakit mo akong pinabayaan? Sabi ni Father Raymond, kasalanan kung bakit hindi nakita ng Ama. Jesus Christ na nag-iirap. Diba, inamando na? Nakita mo si Jesus Christ pag umaakit sa bundok para manalangin at doon yung tubo ng Ama. Lagi silang kasama. Pero nung time na yon na humingi siya ng tulong, inamando siya ng Ama. Hindi niya maranasan yung Panginoong presensya ng Amang nasa langit. At may malimog tayo sa kasalanan. Misan tayo. Tayo mga Kristiyano. Misan nakakapagawa tayo ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Kapag nananalangin pa tayo. Misan, hindi natin maramdaman ang Panginoon na kumipili sa ating mga panalangin dahil sa kasalanan. No? Sabi nga lang, umamin mo kanina kasi parang nakuha niya yung mukha ko eh. Yung ibig sabihin kung palabas niya, no? Kahit kaibigan niya, kahit matalik niya si Pedro, ano ginawa sa kanya? Pinagkanulo siya, tatlong bisis pa. Sabihin, uhaw sa pag-ibig. Yung mga tao, na pag binasa mo yung dyan, ipinakita doon na sabi nga doon sa Maradana, ako yung tubig na nagbibigay buhay. Kahit kailanman kapag uminom kayo ng tubig, hindi na kayo mauuhaw. Ako yung tinapay na nagbibigay buhay sa inyo. No? Ako yung ilaw. No? Nang sa kanyang pangangaral. Pero bandang huli, bakit si Marapas pa rin ang pinili ng mga tao? Isang makasalanan ang nakalaya, si Kristo ang ipinako sa kanya. Di ba? Kaya yung time na yun, si Jesus Christ naghahanap ng pag-ibig ng tao. Naghahanap siya ng pag-ibig ng Amang nasa langit. Naghahanap siya ng pag-ibig doon sa mga kaibigan niya, sa mga disipulo niya. Nung time na yun, nag-iisa lang siya. Hindi niya maranasan yung pag-ibig na ibinigay niya sa sanlibutan. Nakasama-sama niya yung mga disipulo niya. Pagkos pinagkanulog po siya. Sino yung inaasahan niya, wala na po siya inaasahan. Sabi kanina, hindi siya marinig ng Amang nasa langit dahil sa kasalanan. Sabi nga ni Father Raymond, kung emosyon yung pairalin ng Amang nasa langit, pwede na pa sanang alisin yun doon eh. Tapos, patayin lahat ng tao, tapos gawa ulit ng panibagong tao, pwede. Kasi siya yung may lita ng langit at lupa, pwede. Pero hindi. Pinalay pa rin niya ang kanyang buhay para sa akin. No? Naranasan niya, no? Naranasan niya yung mawalay sa Ama. Naranasan niya yung ipagpalit kay Barabas. Naranasan niya na ipagkanulo siya ng kanyang mga alagad. Naranasan niya na wala nang tao na nagmamahal sa kanya. Bagamat naman po tayo ngayon sa salukuyan yung araw sa atin. Hanggang ba naman ngayon, iiwan pa natin ang Panginoon. Isang araw lang ng Holy Week, kumahal na araw, dapat mas marami tayo dahil ginugunita natin yung kanyang pagsasakripisyo para matubos ang buong tao sa limutan. Ipinagpapalit natin na hirap sabihin kung ano ba ako may masaktan. Ipinagpapalit yung mga bagay-bagay yung ating pagsasakripisyo, Panginoon, no? Kaya abingan, pasalamat po tayo na nandito po tayo. Na nakikisa po tayo sa gayong gawain para sabi yun, pagsasakripisyo na po ito eh. Pwede naman tayo umuwi ng probinsya para kita-kita, pakasyon. Kung maligo sa dagat, tumay-unway, para mawala. Pero ito po pinakamahalaga. No? Na gagawin po natin. Kaya ang Panginoon po, hanggang ba naman ngayon, ang Panginoon naghahanap pa rin ng pag-ibig na kanyang malinalang? Hanggang ba naman ngayon naghahanap ng pag-ibig na kanyang tinubos? Nauuhaw?
sa pag-ibig ng Panginoon sa mga tao. Ang ganda naman ngayon. Di ba? Kaya puri ng Panginoon na sa ating nakapakinig, natatunghay, ay nabuksan ang ating kaisipan, nabuksan ang ating puso. Lord, sustain ako sa iyo. Kaya puri ng Panginoon, no? Napakagandang aral po na ibinigay po sa hapong ito na sa ating pagkasakripisyo, baka sana natisain ka na. Luluto na. Luluto tayo. Pagkasakripisyo para ano, makapakinig, alalahali ang kanyang pagkamatay. Kasi po, ang kadahilanan kung bakit po siya nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo dahil sa akin, dahil po sa inyo, dahil sa limutan. Kaya ginawa niya po yun. Napakaganda po yung kalagayan na sana doon sa langit. Pero bumaba ang katawang tao. 100% tao. Karamdam, may dugo. Nung tinusok nga po yung mga palaso. Yung sibag, tumuhos yung dugo. May halabi ka doon sa mga talinong, tawag ito mga religion, ay may kasamang tubig yung dugo. Sabihin, 100% tao po siya. Kung ano po yung naranasan natin, naranasan niya po. Kaya, mamaya, panoorin niyo po yung Passion of the Christ. Para yung paglilingkod natin ay maging ano, sibay. Okay. Yun lang po. Sana po, huwag natin pabayaan natin yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ibalik po natin sa Kanya yung pamilya doon. Ang Panginoon ay, ito yung conclusion ko po. Ang Panginoon ay kapuri-puri na po siya. Kahit hindi ka lang puri, kapuri-puri na po siya. Pwede po magpuri ang bato, mga kahoy, mga hayop. No? Nagpupuri sa kanya. Kita mo mga kahoy, pag hinahangin, nagpupuri, di ba? Okay. Ang Panginoon po, kapuri-puri na po yan. Hindi kawalan sa Panginoon na hindi ka magpuri. Kasi dahil kapuri-puri na po siya. Kaya gawin natin, magpuri tayo sa Panginoon, i-alay natin buhay natin sa kanya. Para natin mayalay, ipagsilipin natin sa kanya, paglipon natin po ang buhay natin. Kaya na po, sige po, tayo po yung malalangin. Abang malagpuriin ka, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa mga salita mo mula sa number 1 hanggang sa 5, Panginoon, na napakinggan po namin yung mga kataga ng Panginoon. Salamat, hallelujah, na kami po ay nag-peace na po, nag-sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para lang sa ating mga magkaroon po kami ng buhay na walang hanggang tulad para lang sa kaligtasan na ibinigay mo, Lord, sa bawat isa na mananampalataya po, Panginoon. Lord, tulungan po kami kung kami po ay nanghihina sa pananampalataya. Turuan po kami na magtibay, Lord, ang aming pananampalataya para masumpungan po namin yung kaligtasan na nagmumula sa iyo po. Lord, salamat. Purihin ka na kinain ka sa pananampalataya. Amen.